Na, ang ganda naman ito. Yeah. And natitingnan natin kung paano niya nga ba inaalagaan itong magagandang halaman swamp. Na yan. Kasi naglagay din ako ng swamp doon. Tapos kalahati lang yung nakalubog sa akin. Pero kay RJ kasi, ganyan po siya magiging itsura. Pharaoh's mask. Hello everyone! This is Service Now, Mini Dino Park and Neo Garden. Welcome back sa ating YouTube channel! And in today's video, nako po, nasundan nyo ba? Yung mga nakasunod ba sa akin? O sige, pag may na-miss kayo, balikan nyo po. Kasi sabi ko sa inyo, hindi lang isang halaman, dalawang halaman, tatlong halaman, or ilang halaman yung pinakita natin na talaga ng mga kakaiba. At talagang ma-amaze kayo. Eto naman po papakita ko sa inyo. Kung naalala nyo yung dream plants ko, ayan po, yung colocasia, di ba? At dito ko po kay RJ nakuha yan. And yan, kaya tayo bumisita rin is para makita natin kung ano nga ba yung tamang setup para dito sa mga uri ng halaman na yan. And ako excited na dahil may nakita pa ako doon na parang naging dream plants ko bigla. Ganyan tayo, di ba? Kapag meron tayo nakitang bago, sinasabi natin, oy, dream plants ko yan, dream plants ko. Parang nadadagdagan yung wishlist natin. Ano? Anyways, pero sabi ko sa inyo mga ka-MDP, ayan, mamaya sasamahan tayo ni RJ sa pag-tingin. At tuturo sa atin yung tamang setup ng pag-aalaga ng colocasia. Kaya makakasama pa rin natin si RJ sa ating video na to. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP! Tutok lang po! And we're back mga ka-MDP at ngayon kasama ko na uli si RJ. At syempre nandito kami sa kanyang setup ng colocasia. And natitingnan natin kung paano niya nga ba inaalagaan itong magagandang halaman na yan. At tingnan natin ang malapitan kasi meron kayong iba't ibang variety na talagang makikita dito na hindi ko minsan malaman kasi minsan nalilito ko, ano ba to, caladium ba to, alocasia ba to, pero ngayon tuturo sa atin ni RJ pati yung nakita kong mga parang rare na variety ng mga colocasia. Ngayon talagang matututo kayo dun sa kanyang pagtuturo. And ayan, simulan na natin, punta na agad natin itong nasa background namin na set up. Kaya tingnan natin na malapitan. Na, ang ganda naman ito. So, eto po yung sinasabi kong bagong dream plants ko. White kita nyo naman, ang pangalan to? White lava. Talagang nakaganon siya, parang crested, ano? Parang nakaganon, na, parang crumpled. Half moon. Crumpled. Tapos ganyan, nagpupula-pula, white. Ang ganda. Tapos eto yung setup. Eto naman, eto muna, pangalan nito. Mojito. This is mojito, no? Ang ganda rin po. Tapos syempre ang paborito. Ako, meron na po akong ganito sa kanya ko nakuha. Kaya lang ba, baby pa sa akin. So, kay RJ, talagang ano na. Ganyan po siya magiging itsura, Pharaoh's mask. So, ayan, may ganyan din tayo. Oh, so ang ganda. So eto, nakita natin dito na from the top, meron siyang tumutulong mga tubig. Ayan oh. Paunti-unti lang, mahina. Tapos dito, parang swamp. Kasi naglagay din ako ng swamp doon. Tapos kalahati lang yung nakalubog sa akin. Pero kay RJ kasi, medyo... Pwede naman kalahati. Pero pwede rin yung kalahati. Ko talaga, water level at saka soil level, pantay, almost pantay. Ah, so ganito. Parang nakaganon. Pag sobrang kasing lubog naman minsan, bumabagal or nagrarat. Ah, mm-mm. So ito, katulad nito. Yan, yung... soil niya, nakapantay po dun sa kanyang water. So, yan. At, ganun siya para bumilis. Yung itsura. Ito. Wow. Uy, grabe to. Iba rin to dun sa ano? O, ito rin yun? Iba rin to? Black coral, tapos electric gecko. Pinapalito pa lang namin. Kasi grabe, no. Makinta ba, no? Tapos iba to. Ito, meron ako nito, no? Parang nabigyan mo ako. Ay, wala rin ako nito. Maui Sunrise. Ah, Maui Sunrise. Oh, galing. Oblong siya, tapos gitna lang yung nagpupula. Ah. So, pero magkakrampol din yan. Oo. Ay, ang galing. Makakatuba. No? Ang dami. Tapos, ito pala, meron ako nito, no? Palax, meron ako nyan.
So, ang dami, no? Ang gaganda. Tapos may teacup din siya, oh. Di ba nakita nyo kanina yung teacup natin na sobrang laki sa background? So, yan din. Meron siyang teacup. Tapos nakaganyan lang siya. Tapos ito, oh. Kita nyo. Di ba? Ang daming maganda. Alam nyo, balikan nyo yung video ko na nag-purchase tayo kay RJ nung ganito. Nandun yung mga pangalan ng iba. Pero, today, tingnan natin yung talagang setup niya. Itong tubig na to, RJ, kahit anong tubig ba, pwede? Pwede naman. Mm-mm. Pero, yun nga, ang suggested talaga, may nutrients yung tubig. May nutrients. So, ito ay tap water na nanggagaling deep sa mga well. Deep well. Poso-poso. So, yung kasing iba, pag tap water na may tapos, galing sa nawasa. Pwede naman iba para ma-maintain yung nutrients. Sa fish pan galing, tas na ito. Ah, so sa fish pan. Oo. Yung swamp, dapat talaga merong isda-isda kasi para mabuhay siya. Yung dumi ng isda. Oo. Oo. So ito, yung mga ganito, paano sila nag-aanak? Kasi ang dami na eh. Minsan may runner, minsan sobrang dikit. O sige, pakita natin yung runner. Na, bayan, kagaya. O, dun tayo. Ito tayo dito. O, ayan. Ito yung runner. Ayan. So, this is the runner. Tapos yung dulo niya, nagkaganito na lang. Oh, tapos yung dulo, teka lang, balik natin ha. Yung dulo, nagiging ganyan. So, ang pagtatanim niya, Pag mature na. So, ang ideal, mga ilang... Ang ideal one-port? Talaga, huwag siyang tanggalin until, ano, para mas mabilis lumaki. Oo, kasi dun siya kumukuha muna ng nutrients sa mother plants. So, ang gagawin natin is palakihin muna, tapos tsaka ikat. Tapos, yung meron kasi nasabi na mga, ano, nodes. So, yung nodes niyan, pwede mo pa rin patubuin yan. Oh, so, hindi lang isa, yung pinakadulo lang, pwede pa rin patubuin yung basta mga... Basta mature yung nodes. Ah, basta may... So, ang galing, no? Napakabilis talagang dumami. Talagang... Maraming hinagahanap, oh, midnight. Eto, midnight naman ang pangalan. Iba rin klase, no? Pack-up siya, tapos rounded. Pack-up, tapos rounded. Pag new leaf siya, dark green siya talaga. Oo. So, eto, balikan lang natin. Kasi nasabi ko na ito before, according din kasi sa yung mga tinuturo ko dun sa nag-plant hole tayo nitong colocasia. Ano ang pagkakaiba niya sa alocasia, caladium? So, kasi minsan, yan yung napapagpalit. Ang isang sure ako, ang colocasia, mm-mm, water loving sila. So, oh, water hindi loving. Hindi kagaya ng alocasia kasi siya. Minsan may gusto Minsan ayaw niya na masyadong basa. Promise. Pero hindi naman lahat. Meron din. Kaya minsan nakakalito rin. Oo, nakakalito rin. Pero siya, gusto niya ng moist. Kaya lang, hindi katulad nito na talagang pag binabad mo sa tubig, kaya talaga mag-survive. Alocasia na, binabad mo dyan, matutuloy mo yan. Ay, may nakita ko isda. Wait lang. Ano yan? Parang butete. Pool. Ay! Okay lang din kasi parang pan-pan nga, ano? Para merong oxygen. May mga tadpole, ano? Maraming pala ka. Ay, ang ganda. Minsan. Oh, ang cute. Kaya ganyan talaga ecosystem. Kailangan yung mga ganyan-ganyan. Tapos, eto. So, mabilis lang ba dumami kapag halimbawa nilipat na yung... Nag-mature na yan. Nag-dumami yan, dire-diretso na. Dire-diretso na. Oh, kasi parang... Yung gabi na mabilis dumami, parang ganyan, no? Kaya lang sila, sobrang yung... yung pattern ng mga... kasi ibang klase po, kita nyo. Medyo, kung makikita nyo po ito yan ng malapitan, iba. Iba yung texture, iba yung parang dama mo dun sa hipo mo sa halaman. Ang ganda. So, may mga ganyan din, iba't ibang mga ganyan, pattern. So, nakakatawa. Tapos may nakita tayo doon, pakita natin sa kanila yung grow light. Kasi nakalat na rin yung mga ano mo dito. Meron siya doon na-propagate dito sa may malapit sa fish pond ba ito? O, pakita lang natin. O, yan, galing ng tilapia nila dito, Tilapia, pakita nga kayo. Ah, nagtago yung tilapia, nahiya. Pwede ba dumaan dito? Hindi tayo mapuputol. O, dito na tayo dumaan. Total, nandito na tayo kasi pupunta tayo doon. Habang tinitingnan natin. Para may fertilizer. Ay, ayun, no. May dito? Ah, ito. Yung pinanggagalingan nito dito. Yung, So, this, ito, fish pan talaga to. Tapos, ang mga nakalagay, mga, yung tilapia po nila may kulay. Akala ko koi fish. Ewan ko kung makikita nyo dito sa video. Ayun, no. Parang, koi fish yung itsura. So, may pump siya na konting-konti lang yung tumutulo. Tapos, nakaganon siya paikot para dito naman tutuloy tubig. So, ang galing din, no?
Dito pala. Tama-tama yung pagdaan natin dito kasi nakita natin yung pinanggagalingan ng tubig nung kanyang mga kolokesya. Kasi sabi niya, mas maganda raw po na sa pond galing dahil para nga yung nutrients nung tubig na wala doon sa mga nawasa at sa mga may mga chlorine, nami-maintain para doon sa ano, halaman, mas mabilis lumaki. So, ayan. Anyways, kung wala daw po kayo, basta make sure lang na siguro. Basa lagi. Oo, basa lagi. Oo. O, ayan, puntahan na natin yung ano. Oh, ang dami rin dito. Dinaanan, sabi ko sa inyo, lahat ng madadaanan natin, tingnan natin. Oh. Sa kanila daw po, damo-damo na lang yung ganito. Nagpe-penetration din ba tong ano? Ay, talaga? Meron din. Pag sobrang laki pala, nagpe-penetration din ang mga photos. Oh. Kita nyo po. Oh. Giant photos. Ang galing. O, oh, diba? Tapos, ito mga air plants ba to? O, mga air plants naman. Napaka ganda ng mga air plants niya. Ito, dito na lang yung lumago ng ganyan. Nakaganyan lang talaga siya. Nakasabit lang. Ay, ang galing yun, o. Tapos, sinahayaan lang nakaganyan. Ang galing. Na lang every 2 days. Oo, dami niyang air plants. O, dito na tayo punta. Nakita ko to. Ito yung kanyang propagations area. May grow light din. Tapos, nakababad siya naman sa tubig. Tapos, ano tong isa na to? Ba't white yung ano? Ano, nakat siya tapos walang roots. So, pinaparot ko pa. Ah, so ganyan naman. Kasi, baka mapunggus pag hindi ano. Perlite. Para, so, ito perlite yan. Ganyan rin yung ano, yung deck. Basta yung bilog-bilog mo. Oo. Yung leka balls. Oo, leka balls. Oo, yan. Tapos, ito, ang ganda rin, no? Ito, galing sa mga nodes yan. Tapos, tumubo na lang yan. Ano yung tinatanim mo, yung nodes mismo, ginaganon mo lang? Ano, pinapag-grow ko muna sa mas sa, mababaw. Tapos pag may ugat na, tsaka mo ilulubog. Ay, ang galing. Alam mo, bata pa to, pero tingnan mo naman, o. Oh, labas na yung fenestri, yung ribis niya. Oo nga. At tingnan mo, o. Oh, meron ng pula-pula, kung makita nyo, o. Oh. Diba? Kasi sun-loving ang mga kolokesya. So, gusto nila maaraw. Oo. Para mapabilis yung ano. Ah, para mapabilis. So, grow light talaga. Grow light. Ang ganda, para, no? Saka mas madaling kontrolin. Oo, pag grow light yung ginamit. Ano, kaya may grow light siya dito. Tapos ito, meron siyang Nancy. Bakit dalawa? Hybrid na seeds. hybrid na seeds. So, binili mo siya seeds? Mm-hmm. Oh, natatakot na kasi ko sa seeds eh. Baka tumubo. Kala naman oh, yun nga. Ang kainaman lang kasi doon, kapag halimbawa yung supplier mo, eh talagang kilala mo na at talagang pinagkakatiwalaan mo, okay lang pong bumili kayo ng seeds. Ayan o, tingnan mo o, diyan siya nagsimula. Nancy siya, kasi merong Nancy na ano no, Nancy, okay. Ang pangalan nun? Nancy Revenge, yung isang coral, black coral naman, pinagsama siya. So, pwede yon. Ang galing niya. Kasi yung nalabas dyan, magkakaiba karakteristik niyan. So, kahit pare-pareha siya na isang seed. Oo, iba pa rin. Oo, may so, chance parang, na mag-iba. Parang nakakabigla lang, gulatan to, ganun. Parang gulatan to. Ang galing yan, no? Color block, minsan color block. Napakagaling ng setup. So, ayan na. Kung interesado kayo dun sa colocations, meron ka naman pang out yung, halimbawa, pag lumaki na, no? Sige, mag-inquire po kayo kay AJ, ha? Lalagay natin dito yung Facebook niya. Tapos, ikot pa siguro tayo, di ba? Ang dami pa rin dito. And, ayan, meron siya dito mga iba't ibang klaseng mga, ano. Sige, padaan. Ay, eto, look. O, eto, pang out na rin siguro to, no? Ang ganda. Napakaganda niyan. Tapos, eto, iba't ibang klase naman ng... Mga Holland ba to? Holland. Tapos, Holland. Year pa. Holland last year na begonia. So, stable na talaga to. Stable. At wala na talaga ng anuha niya, no? Pinakating na namin siya ngayon. Oh, ayan. Oh, ang ganda. Ay, nagmumutbang ito. Oh, so, oo nga, minsan may mga ganyan talaga eh. Ako, hindi ko talaga maiwas. Ay, naku, grabe. Yung pakito natin sa kanila, oh. Yan po, eto po yung madalas ko talagang ano, makita. Ang ganda ng mata niya, oh. Mata ba yun? O loko, mata yun. Parang mata. Oo, alam mo talaga, akala ko may mata yun, nakakatakot. So, ako ewan ko kung papatayin ko, ikaw ba? Kasi ako minsan tinatabong ko lang sa malayo kasi sabi daw, may mga mambabasa sabihin, butterfly yan, baka nyo pinatay. So, sorry po ah. So, ayan, Brazil. O, eto naman mga ano, no? Ito, sa totoo lang, may mga ganyan ako. Tapos, nawawala yung mga bulaklak. Paano ba tamang pag-aalaga nito? Na namin yun sa soil. Ah, sa soil na. Didirekta na. Oh, galing. Para ready for next year.
Oo nga, pwede na. Oo nga. Kasi parang itong time na to, yung propagations naman at ano-ano, para sa susunod na taon. Ang galing. So, kasi panapanahon po ito. Ang ganda. So, ayan lang naman yung mga ilan doon sa ating... Oy, eto. Ano to? Ay, eto. Ay, eto na. Sige. Ayan, o. Makikita nyo na... Oo. Ito yung pinaka-runners na tinatawag. Tapos, nag-ugat siya. Ayan yung runners. Tapos may sumulpult sa kanyang ganyan. Tapos eventually po, ayan na, jaran. So ito na yung nililipat mo doon. So, galing. Hindi lang mag-truck minsan kasi nga, baka ibang halaman na pala. Kaya nga. So, diba? Ang galing. So, tapos ano no, yung runners niya kumahaba. Tapos sumupling yung ano no, dami mong makukuha. So, eto kasi, sa impormasyon ng iba, para meron sila information, talagang itong kolokesya po, maraming hindi nakakaalam na talagang ang ganda na alagaan. Teka, pakita natin to. Talagang, parang bago sa paningin, tapos parang yung iba, napaka ilan lang yung nakakaalam na talagang magandang kolektahin, ano. At, para sa akin, parang innovations to dun sa mga gusto ng halaman na madaling alagaan. Kasi sabi ni RJ, ito raw. Stable na ugat. Oo, pag nakapatong lang sa tubig. Okay. Oo, so ganun siya. Sobrang daling alagaan, sobrang ganda. Wala ka magiging, lesser lang yung magiging problema mo. Hindi ganun talagang grabe na pag-aalaga natin dun sa ibang houseplants. Ano? Bilis din niya magdahon. Oo. Oh. Mawawala down pero babalik. Oo. So parang immortal. Parang immortal na tipo yung nakakalakay siya. Kaya no wonder na pati ako rin nga na hook eh. Na hook na rin ako dito sa pag-aalaga ng mga kolokesya. And eventually alam ko na ito'y magiging patok-patok din. Kaya sabi ko nga, simulan nyo na. Kasi ako, nagsimula na ako talagang mag-alaga ng mga kolokesya. And na-enjoy ko talaga siya. Kaya nagpagawa pa ako ng swamp para dun eh. So, ayan lang naman. At nakita nyo yung life cycle. Parang life cycle itong diniscuss natin dito sa kolokesya. At saka yung setup. So, ayan. I hope mayroon kayo natutunan. So, ayan mga ka-MVP! Isa na namang makabuluhang vlog ang napanood nyo. Ito ay about naman sa mga kolokesya. Parang talagang tinitrain namin. Tinitrain tayo ni Abjay talaga na mag-alaga. At ako naman talagang sabi ko sa inyo, the best talaga itong mga kolokesya. Kasi parang iba naman. Meron naman kayong ibang something na talagang kakaiba na pwede nyong alagaan sa inyong garden. Kasi sabi ko nga minsan, yung iba... puro ganito na lang, puro ganyan na lang. Pang-singit-singit. Talagang itong mga kolokesya is the best para sa inyo. Sobrang daling alagaan na dyan, no? Talagang, madali lang siya. Madaling alagaan, madaling paramihin. And itry nyo. Ito, pwede silang maka-order dito, no? Sa'yo. O, lalagay natin dito yung Facebook ni RJ. Tsaka syempre, yung rendezvous. Yan. So, lalagay natin dito yung Facebook. Para in any case po, na gusto nyo pong... umorder o mag-inquire kung ano yung mga pang-out niya dito. Kasi may mga, ano siya, marami na siyang pang-out din na pwedeng nyong alagaan or itry. Ayan, mag-message po kayo sa kanyang Facebook. So, ayan mga ka-MVP, I hope meron kayo natutunan at bagong information na naman na nadagdag sa inyong mga kaisipan about dito sa plants and gardening. Kung interesado po kayo sa mga ganyang content, consider nyo na pong mag-subscribe. At syempre, don't forget to hit the notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. At syempre, pati Facebook page ni RJ, isama nyo na pong i-like yan ha. Tsaka i-follow nyo na rin siya. Tapos balikan nyo po yung iba't iba pa nating mga video ha, na mga nakaraan. At ang dami po namin pinakita mula sa succulents, house plants, at iba't ibang rare na plants, makikita nyo po doon sa previous video. So panuorin nyo po yan. Thank you so much mga ka-MVP. Again, this is Hermes Unaho kasama si RJ. Thank you RJ. Sobrang bait ni RJ tsaka ng mama niya. Sobrang accommodating. And ayan, ako po si Hermes Unaho, yung planta naman kasama si RJ Sarmiento. Nagsasabi sa inyo ng Happy Planting! Bye-bye!